So ayun, yan lang po yung trabaho ni Lolo Tunyo. Mag-ano ng silhig. Tagpila man ng kilo, anak lo? 15 na. Ha? 15. 15? Niya kana siya pila man, mga pilaw na siya ka kilo. Kana siya. Kana siya tanan ba? Mahawan. Oh, ugma, tanggalan na siya kwan, sagbot. Ambot ka but na kami 10 kilo. Kayab. Ni matuyar de no? Yun, so good morning, good afternoon, at good evening sa ating lahat dyan kung anong oras naman ito mapapanood. So, for today's vlog ay pupunta tayo dun kila Lola Alejandra kasi pinapabisita po ni Ate Rina si Lola Alejandra. Pinapakumusta po kung yung kalagayan nila. So, yun, pupunta tayo dun sa kanila ngayon. So, nanghiram po kami dito ng motor. Ito po yung motor para makapunta dito. So yun, bago kami na makahiram, so kailan muna namin washingan yung motor. Ayan, so ito yung motor, oh. Ayan yung motor na washingan. So yun, yan yung sasakyan namin pa papunta dun kila Lola Alejandra. So yun at maraming salamat nga po pala sa lahat ng nagsusupport sa aking video at sa mga taga-suporta po ng Timbaho. Ayan, maraming salamat po sa mga admin, sila Ate Rina, Ate Dayang, at sa mga member po. Hindi ko na po isa-isahin lahat kasi mahirap na po mag-memorya. So ang mga natatandaan ko lang po sila Mami Cha, Ate RR, tsaka si Ate Lyra, Ate Shirley, at si Mami Basyang. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat din sa pananatili na pag-support nyo sa lahat ng Team Molino Warriors, at kay Idol Migs Molino. Ayan, maraming salamat po sa team nyo po at palagi pong nagsusuporta po sa aking mga video. So ayun, kung gusto nyong malaman kung ano ang kalagay nila Lola Alejandra, so sana tapusin nyo ang video to. Ayun, tara.
Ganito lang mag, ayan nga, andito na tayo. Ganito ang bandila, matila. Nandito na tayo sa bahay nila, ano, Lola Alejandra. Hmm? Gani? Ha? Ba? Naman, naman. Tos balay. Ha? Musta naman si, ano, Lo? Lola? Tindog-tindog naman. Pero kalakaw na siya. Kalakaw mag-an, sungkod. Ha? Magsungkod pa. Sintang. La, kumusta la? Kalakaw ka na la. Kalakaw magsungkod. Ha? Kalakaw magsungkod. Di pa dahi kaya? Ah, kaya, siguro ka dito na ito sa layo. Abot mo nga ito na kane, magsungkod. Nagatumar kapag bulong? Half plus. Ha? Half plus. Half plus? Suryate, sa sunganan ito nyo, suryates, gabong yung gabites. Suryate, asantis ko na. Boy! Nagbubag-hubag ang kumpen. Awa ka na dahil kabalik nando sa doktor. Man sila mo sukar, kuwa man. Kuwa may abilyo. Kani naman lang. Kain? Kani. Mag-anga-angin, lapa-lapa. Manghubag. Manghubag? Oo. Walang ganun yung manghubag. Nanabanisan ko sa... Yan ni Alvin. Alvin, kasi? Alvin dito, dito kong hapon. Malit. Bakal mo, kwan. Pila man po? Bani ng panyawan ako na palit haplas. Ganyan libo, wag yun. Ano yun? Wag yun hapon? Tumar na magpalita. Sino nga sila? Iskalan. Oo. Oo, alam mo nang hapon. Ganyan ako kung kan. Ako yung banyo. Ano yun? Arang-arang. Hindi ko na yung diabetes. Pabunot ko sa nga natin. Arthritis? Arthritis. Huwag naging kayo ginatumaraan ang bulong karon. Manan ko nila patumara kay ipahaplas nila ang handling. Mahal po lagi? Naitag 5 pesos, naitag 5 pesos. Grabe no? Sige lang, alam ka na ang saan na yan. Nasa, mugi ko agpambayad. Bayad ang sobrang libo. Grabe no? Bayad pa rin na. Nakaan lang. Nakaw. Hoy! Ano po may panoodan ka ron?
kulin pamayat sa putang. Kana anak driver mga binutigan. Mana? Misi unsa na lang haplas da na imong gipambutang dai? Di ba miskin unsa na lang haplas imong gina ano ba? Ano? Oh. Mau mencela kay mong ano nang pangato sa doktor kay ano kuno na di man na diabetes. Ano? Ano lang ang gusto mo sa habit sa diabetes. Ano? Ngayon si Berto kay nagagat sa amo dito mo kuno na han sanagat. Dugay dugay kana pud kanang makalakaw lakaw. Pero may tungkod lagi. Puno na kabuan? Grabe na. Wala di kataga-asa mong ano, mga apo? So yun, yun lang po yung trabaho ni Lolo Tunyo, oh. Mag ano ng silhig. Tagpila man ang kilo anak lo? 15 na. Ha? 15. 15? Nya kana siya pila man, mga pilao na siya ka kilo. Kana siya. Kana siya tanan ba? Mahawan. Oh, ugma, tanggalan na siya kwan, sagbot. Ambot kabot na kami 10 kilo. Kayab. Ni matuyar de no? Tumang ido si Lulu do. Mao. Ha? Hataga kuha lang na siya glukay. Dire ka kamao do. Tama to. Tama to ni ko. Tama to. Ni ko. Pero dire alam man pud bud ana nga kuha lo. Oh. Takin si ka mga takin si niya na pulo ra ka kilo. So, dugaya makaipo no. Dugaya kiniya di at kini sa tagaw. Mo na mo na pulang huyan. Mo na mo. Uwan. Uwan na mo. Dugaya de ana eh. Mo bon. Mo bon. Kana ilikta na to kana may badyo pagkata. Ha? Gipangari kay ko ni ano laon ni lola gipak ni ano ba ni Aterina. To naghatag bitas sa inyo bugas. Di pa kumusta mo ba kung kumusta yun yung sitwasyon nga re? Gani. Oh, kung naulian ka na ba kuno? Tuwa mo na siya sa ibang bansa. La? Tuwa siya sa ibang bansa karon. Di pa ano gani kung di pa kumusta ka ba kung may ka na ba kuno? Election gani. Ipangari ni Juan. Oo. Nga, tamo. Kung ato na lang po me. Kung ato na lang po me. Di pa kumusta naman mga rin at Rina? Nakalakaw-lakaw naman tawang ko na siya. So, ingon, ingon ni mo sa iya, ingon lang. Kumusta mo ka siya? Ako. Kalayan man sa Ginoo, makalakaw-lakaw naman ko.
Pero ito, ito lang ho tayo kapag nakaw, kanong kumbag paantiin. Lalag haplas. Oo, ano na lang pong haplas. Ano naman lang po dito kung ano na. Talakaw-lakaw naman siya kung ano. Pero pag ito lang ho tayo, kung hindi ko magpaantiin. Oo. Sige na. Oo. Noon, sakta. Lo, sige lo, di na lang lo. Meron namin. Yun, so what's up guys, yun, at doon na po nga tayo galing kila Lola Alejandra. So ayun, at Ate Rena ay pinapunta po talaga ako ni Ate Rena doon sa ano, Ilati, Ayla, Lola Alejandra, para po kumustahin sila. So yun, pumunta po ako doon kanina, at yun, kinumusta ko nga po sila. Ang sabi naman po ni Lola ay medyo makakalakad-lakad naman po siya. So yung pera po pala na binigay dun sa kanila ay binili niya na lang po ng ano, ng sa amin po ang tawag nun ay haplas. So binili na lang po niya. So yun po yung haplas, yung nakapag parang nakapagpaganda ng pakiramdam ni Lola Alejandra doon sa kanyang paa, para po siya ay makalakad-lakad ng konti. Pero hindi po talaga siya makalakad ng walang alalay. So hindi po talaga siya makalakad ng walang tungkod. So yun po ang problema sa kanya, Ate Rena. Hindi po talaga siya makalakad ng walang tungkod. So ang sabi niya, nagpapasalamat pa rin po daw siya sa iyo, Ate Rena, sapagkat pinakumusta niyo pa rin po siya, pa niyo pa rin po siya. Ayun nga po, at naabutan ko po doon sila ano, lolo at lola ay si lolo po ay nagano ng yung dahon ng lubi para naman po ipakilo, kasi po yung binili po nilang haplas ay yung isang bote po ay nagkakahalaga po ng 600. At yun ang nga po ang problema nila, kasi po ay paubos na po yung gamot na binili ni Lola na haplas. So kaya umano naman si Lolo ng yung daon ng sanyog para naman po ay maka kita naman po sila ng pera para doon po sa pambili. Kasi nung haplas po pala yung nate ay utang pa po nila. So yun po ang problema nila. At ngayon naman yung pinoproblema din po nila ay yung ang pangulam. So yun nga po, na anuhan ko doon si Lolo Tonyo na nagano po siya ng dahon ng nyug para po may benta. So yung isang kilo po nun ay nagkakahalaga lang po ng 15 pesos. So yun, 15 pesos lang po. So nung tinanong ko si Lolo kung ilang kilo yun, sabi niya nasa mga 10 lang. So yun po ang masaklap po doon na pangyayari. At nung kinausap ko po talaga yung apo niya, yung nandun po sa kabilang bahay, ay ang gusto nga po daw ni nung apo niya ay mabilhan po yun ng tungkod. Kasi po yung tungkod po daw ni Lola ay palaging nababali, napuputol. So yun po ang ano ni nung apo niya. Sabi ng apo niya ay baka raw po makaluwag-luwag po daw sila, kasi magano naman yung ano daw, magdarating naman daw yung apo niya, baka po makabili sila ng tungkod. Yung sinabi ko po kasi sa kanila, kung bibili po sila ng tungkod, yung mas maganda na lang yung pang senior na tungkod na maganda yung hawakan, tsaka yung magian lang para kaya naman po ni Lola. So at tsaka stainless, yun po ang inano ko kay doon sa apo niya. Sabi ng apo niya okay naman daw
At sana yun po ay matulungan po natin sila. Ayan. At salamat po talaga daw ate sapagkat pinakumusta mo pa rin daw po sila kahit binigyan nyo na po daw siya ng tulong. So yun. Maraming salamat po sa iyo talaga ate. Napakabuti po ng inyong kalooban sapagkat napapansin mo po ang ganitong may mga nangangailangan. So ayan. God bless you po sa iyo ate at kung nasan ka man ngayon sa iyong trabaho ay ingat po sana po kayo palagi. At sana po makapunta po kayo dito sa amin. Ayan, mega love shout out po sa iyo ate. Ingat ka po and God bless you po.